Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ang kapayapaan at ang biyaya ni Allah ay sumainyo. Nandito tayo ngayon mga kapatid sa ating talakayan o ating programa tungkol po sa Islam. Ang paksa po na ating tatalakay ngayon ay tungkol po sa pananaw ng mga Muslim tungkol sa Biblia. Pero bago doon ay gusto ko munang ipakilala sa inyo ang aking kapatid dito na si Abdullah Kute. Ay siya po ay nakatapos sa pag-aaral sa Lyceum of the Philippines University. Noong 1984 siya ay natapos sa Bachelor of Science in Journalism. At siya rin ay nakatapos sa pag-aaral ng Evangelical Ministry noong 1990 sa New Era University. Ngayon ay nag-Muslim siya, dating ministro ng Iglesia ni Cristo. At siya po ay na-assigned noong anong taon yun, no? Ustad? 1993 sa Japan. Siya po ang isang tagapamahala ng buong Japan sa lahat ng mga iglesia ni Cristo. 5 years po doon. 5 years. At alhamdulillah, naging Muslim noong taong? 2008. Ngayon po, ating pakinggan si Ustad Abdullah Kuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad Ibrahim Roma, salamat sa iyong introduction tungkol sa akin. At nais ko rin ipakilala mga kababayan, mga kapatid na Muslim at mga pinagpipitaganan naming mga kaibigang mga Kristiyano at lahat ng mga Pilipino na nanonood ng programang ito. Nais ko pong ipaalam sa inyo na itong aking kasama na si Ustad Ibrahim Pongkardas Romas ay dati rin namang Kristiyano. Ang kanyang dating relihiyon ay Seventh-day Adventist mula lang sa ipanganak hanggang 1981. At siya ay nag-Muslim noong 1981. Dati siyang evangelist ng Seventh-day Adventist at siya ay nagtapos sa Silliman University ng kursong Bachelor of Arts, Major in Speech and Theater. At nakaabot siya ng third year sa kursong Mass Communication. At ngayon ay magkasama nga po kami dito sa bansang Qatar para kami ay maglingkod bilang mga Islamic propagator. At nabanggit nga po ni Ustad kanina na ang aming tatalakayin ay ang paksang may kinalaman sa pananaw ng mga Muslim sa Biblia. Ustad. Ustad, bago siguro patuloy tayo sa ating paksa, yeah, pananaw ng mga Muslim tungkol sa Biblia, ay mas maigi siguro na sasabihin natin ang dahilan bakit tayo nag-Muslim. Dahil maraming mga issue eh. Nag-Muslim kayo dahil sa pera, nag-Muslim kayo dahil sa pag-aasawa, marami pong isyo. So yun po, dapat ipaliwanag natin sa kanila, bakit tayo nag-Muslim, maikling panahon lang, bago tayo ipagpapatuloy natin itong paksa na pananaw ng mga Muslim tungkol sa Biblia. Yan. Ipo, ikaw muna ang una. Sige, Ustad. Mauna na ako. Okay. Mga kapatid na mga Muslim, na sumusubaybay dito sa ating programa, nais ko pong ipaalam sa inyo kung anong dahilan at ako ay nag-Muslim sa maikling salita. Ang salita na aking masasabi, yan ay awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung ako ang tutuusin, kung ako ang tatanungin, ay wala sa hinagap ko na ako ay magiging Muslim. Sapagkat kailanman, no, ako'y, lalo na no, ako'y nasa college, may kaibigan akong Muslim na nagbigay sa akin ng Quran, ni hindi ko binasa, ni hindi ko binuklat ang Quran. Bigla na lang dumating sa buhay ko way back 2008 sa aking pagbabasa ng Biblia, ay may mga nabasa ako na hindi itinuturo sa dati kong relihiyon. Mga nakasulat doon sa Deuteronomy 18:18-19 na may kinalaman sa paglitaw ng isang propeta na katulad o kagaya ni Moises, na sa propetang ito ay ilalagay ng Diyos sa salita nito, sa bibig nito ang lahat ng kanyang dapat na salitain.
at kakambal pa yung nakasulat sa Deuteronomy 33:2 na yun may kinalaman sa tatlong prominenteng propeta na pangunahin na si Prophet Moses alayhis salam at pangalawa si Prophet Jesus Christ alayhis salam at pangatlo ay ang propetang magmumula sa paraan, walang iba kundi si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya no choice eh, Ustad Ibrahim. Kaya sa patuloy ko pang pagbabasa ng Biblia, may endorsement si Prophet Jesus Christ alayhis salam patungkol sa paglitaw ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yun mababasa sa 1:14-16 at Mateo 12:42 na may kinalaman yan sa isang propeta na mas dakila pa kaysa kay Haring Solomon na yan ay natupad sa katauhan ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya walang pagpipilian kundi bagkos ay yakapin ang relihiyong Islam sapagkat ito ang pinakareligyon hindi lamang ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam kundi bagkos ng lahat ng mga propeta ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Prophet Adam alayhi salam hanggang kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E nais nating ibigay ang mga kaalaman na ating nalaman dito sa isang relihiyong ito para naman sa kapakinabangan ng ating mga kababayan at maging hindi natin kalahi, sabihin man natin lahat ng mga tao sa buong mundo, kaya tayo magsasalita dito ng iba't ibang wika eh. Hindi lamang Tagalog, hindi lamang Cebuano, baka Japanese, baka Japanese pa, at ang international language na English. Hindi po natin maiwasan yan sapagkat napakahalaga ng ating tatalakayin sa pagkakataong ito, Ustad. Eh, yun muna masasabi ko at palagay ko naman ayos na sa kanila yon. Ako naman, Ustad, eh, nag-Muslim ako 1981. Mm-hmm. Dahil po sa unang dahilan ay akala ko noon sa paniniwala bilang Sabadista, Seventh-day Adventist, dating Ebanghelista, na mga Muslim ay walang sibilisasyon, walang aral, walang doktrina, walang sinasambang Diyos, bagang tao sa bundok, bagang mga erehes or mga taong mga sabihin natin, yung mga pinakamasamang attribute sa tao. Ay nandun po makikita sa Muslim. Subalit yung na-assign po ako sa Zamboanga City at doon po sa Basilan, 1981, para gawin ang purpose po namin, para gawing mga Sabadista, Seventh-day Adventist, ang mga Muslim. Mm-hmm. Dahil tungkol po sa pagkain, malapit ito. Mm-hmm. Dahil hindi rin kumakain ng baboy ang mga Muslim. Mm-hmm. So, sa paniniwala na ito na ang mga Muslim ay walang sinasamba, walang relihiyon, doon ako sa Zamboanga City, na-meet ko po ang isang pangalan. Utang ko po, siya ang ginamit ng Allah na ako po ay maging Muslim. Binigay siya ng Allah sa akin para maririnig ko kung ano ang Islam. Ang pangalan po niya ay si Najib Fernandez, Samuel Fernandez. Doon po ako nagsyada sa kanyang kamay. At doon ako nagtaka dahil yung mga tanong-katanungan niya ay hindi ko masasagot. Very basic and simple question. Ang tinatanong niya sa akin, sabi niya, ikaw po ba ay naniniwala sa Diyos? Sabi ko, oh, naniwala. Naniwala po ba kay Hesus Kristo? Sabi ko, oh, naniwala kay Hesus Kristo. Kilala mo po ba si Hesus Kristo? Sabi ko, kilalang kilala. Dahil Diyos po namin sa Hesus Kristo. Minsan-minsan yung Tagalog ko, medyo lalabas ang Cebuano. Excuse lang mga brother. Cebuano po itong nagsasalita. Kagandahan kasi niyan. Natural lang. Ano? Okay. Variety yung salita. Salita natin. Hindi na itsipwera yung mga kababayan natin mga Cebuano. Pag sulit ko na Cebuano, baka hindi na maintindihan. Oh, yun. Kawawa na may mga Tagalog. Tinanong ako, alam niyo ang unang tanong. Si Hesus Kristo ay Hesus Kristo Espanyol. Jesus Christ English. Alam natin na si Hesus Kristo ay hindi Espanyol. Alam natin na si Hesus Kristo ay hindi English. Isinilang siya sa gitnang silangan. Ano po ba ang pangalan ni Hesus Kristo sa gitnang silangan? Yung original niyang pangalan. Yun ang tanong. Yun ang tanong. Hindi ko masasagot. Kasi Jesus English. Jesus Espanyol. Ano ba siya? Anong lahi niya? So sabi ko ay isang Hudyo. Siya po ay galing sa gitnang silangan. Ano po ang tawag sa kanya? Yung mga tao sa gitnang silangan. Hindi ko po alam na pala Isa Almasih Ibn Maryam ang pangalan niya.
Sabi niya, tungkol po sa Diyos. Ano po ang tawag sa Diyos doon sa gitnang silangan? Dahil Diyos, Espanyol. God, English. Ginoo ay Tagalog or Pilipino. Eh wala pong Pilipino doon, wala pong English doon, wala pong Espanyol sa gitnang silangan. Paano po nila tawagin ang Diyos sa kapanahunan nila? So hindi ko masasagot. Sabi niya, ang tawag po ng Diyos doon sa gitnang silangan is Allah. Jehovah, bago lang yan. Ha? Kung di lang nila ni Tess Russell, hindi yan lalabas yung ang Jehovah. Ay nagpakalat niyang Jehovah ay taga-West po. Huh? Actually, hindi yan naman pangalan, kundi YHWH. It's galing po sa tetragrammaton. Pero hindi po yan ang tatalakayin natin ngayon. So, sa madaling sabi po, sa aking paniniwala na ang mga Muslim ay walang religion, walang aklat na sinusunod, yung nakita ko na pala ang mga Muslim mayroong Quran, at ang mga Muslim ay mayroong relihiyon na pangalan ay Islam, at itong Islam ay relihiyon ng lahat ng mga sugo at propita, naliwanagan ako at nag-Muslim ako. Yun lang po ang pinakamaikli na aking talakay tungkol sa aking pag-embrace ng Islam. Dahil po ang haba-haba nito at saka makakamaubos yung panahon natin, ito naman ay mga episode. Actually, ang paksa natin ay ang pananaw ng mga Muslim tungkol sa Biblia. Dito tayo ngayon sa Biblia, Ustad Abdullah Kuti. Yung po, at gusto kong basahin yung panimula natin. Sapagkat ito ang batayan ng mga Kristiyano na ang Biblia ang pinaka batayan o salalayan ng kanilang pananampalataya, na diyan din naman tayo nanggaling. Sige, basahin natin. Kung bakit naman, sapagkat yan ay nakasulat sa ikalawang Timoteo 3:16. Na yun ang buong pag-aakala natin nung una. Pero kung minsan ang Tagalog, basahin mo sa Tagalog, basahin ko rin sa English. Sige, ito nakasulat sa Tagalog muna, and then basahin mo sa English maya-maya. Tingnan natin kung anong pagkakaiba sa dito Tagalog sa ikalawang Timoteo 3, ang talata ay 16. Pakinggan po ninyo at ating babasahin, mga kapatid at mga ginigiliw naming mga taga-subaybay. Ang lahat ng mga kasulatan, muna dito muna sa 15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan po, Ustad, sa Tagalog. Masahin ko rin sa English kasi kung minsan malabo ang translation, lalo sa na Tagalog. Ang English niyan, ang lalim ng Tagalog. Dito tayo sa English. Yeah, ito 15, po ay galing sa Good News Bible. Yeah, 15 to 17, okay. Ustad. 2 Timothy 3, 15 to 17. Yeah. Sasabi po dito, babasahin ko po sa English. And you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. All scriptures, all, hindi pala part, all scriptures is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking errors, correcting faults, and giving instruction for right living. Na ang Biblia pala ay inspired by God. All scripture. So ngayon, tatalakayin natin kung totoo ba o hindi. Dahil yan po ang batayan natin, acid bagay acid test. Oh, yeah. Na ang Biblia should be inspired by God. Yeah. At it should be useful for teaching. So titingnan natin ngayon kung ito ba ay rebuking that error, correcting faults, and giving instruction for right living. O titingnan natin ngayon, mga kapatid, di ba? Yeah, sa makatindi, apat eh. Okay. Medyo palutangin natin mabuti, Ustad. Una, ang Biblia ayon mismo sa ikalawang Timoteo 3:16 ay inspired by God. Inspired. Okay. Hanapin natin yan kung talagang yan ay inspired by God. Kinasihan ng Diyos. Klaruhin natin. Ikalawa, is useful for teaching the truth. Mapapakinabangan anya sa pagtuturo ng katotohanan. Nakakadalawa na tayo. Ikatlo,
rebuking error sa pagbubulaan, pagpapabulaan sa mga kamalian. Mm-hmm. Ikatlo, sa pagtutuwid sa lahat ng mga kamalian. At pang-apat, giving instructions for right living. Mm-hmm. Yun, so titingnan natin ngayon. Yeah. Pero bago tayo dyan, mm-hmm. katakataka, dahil ang Biblia po ngayon, generally, ang Biblia ay dalawang klase. Mm-hmm. May Biblia po na ginagamit ng mga Romano-Katoliko, mm-hmm. mayroong 73, yung tinatawag na Douay version. Ngayon naman yung may to this English version, yung Imprimatur by Cardinal Sin, mayroong 81 books. 81. Kung titingnan naman natin ang mga Protestante, mayroon naman silang 66 books. Kung tatanungin natin ang mga Protestante, bakit ang sa inyo ay 66, subalit ang mga Romano-Katoliko ay 73 or more than, okay, 80, mayroong 81, mayroong 73. Ang sagot naman nila ng mga Protestante, kabilang ng Iglesia ni Cristo, yung at Seventh-day Adventist lahat, Jehovah's Witness, sabihin nila na ang mga Romano-Katoliko ay dinagdagan nila ang kanilang Biblia, ang salita ng Diyos ay dinagdagan nila. May mga apocrypha, doubtful books, etc. Kung tatanungin mo naman, tatanungin naman natin ang mga Romano-Katoliko, bakit sa inyo ay mayroong 73, ha? Generally mayroong 73 books? Sabi naman nila, dahil ang mga Protestante ay binawasan nila ang kanilang Biblia. Ang salita ng Diyos ay naging 66 na lamang dahil binawasan nila. So sa kanilang dalawa, mayroon silang rason. May dagdag bawas, may kumilik pala dito. Parang kumilik, dagdag parang bawas. Kumilik. So ang tanong ngayon, so mga kapatid, sa ngayon ay ito muna, magtapos muna tayo dito dahil episode naman ito. Eh natapos natin ng 15 minutes. So mga kapatid, subaybayan ninyo, sundan lang ninyo sa next episode ang aming programa na ito. Ganyan po mga kapatid at subaybayan nyo maya-maya. Kami po ay babalik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.